YouTube channel Alan Electronics. May unbox po ako sa inyo. Isa pong amplifier ni Kibler. Mga ka-sounds, bagong labas lang po ni Kibler to. Napakagandang amplifier ni Kibler po, mga ka-sounds. Napakalakas din. At may advantage din po siya sa mga integrated amplifier. Ito kasi, mga ka-sounds, pwede nyo po siyang i-connect sa 12 volts battery. Kahit brown out, mga ka-sounds, pwede po kayong mag-music basta may 12 volts battery kayo. Ito na, mga ka-sounds, ipagpatuloy na po natin. Samahan niyo po ako. Ulitin ko po sa inyo ang brand po nito, Kibler Professional. Ang model number niya naman, mga ka-sounds, GX8 High Power Video OK Amplifier. At dito naman tayo sa side niya, mga ka-sounds. Pagbibili po kayo ng ganitong original Kibler, dapat po hindi mawala yung kanyang serial number dito sa box at dun sa mismong unit, para masigurado nyo na original yung mabibili nyong brand ng Kibler. So na, mga ka-sounds, buksan ko na po para makita po natin itong mismong unit niya. Napakaganda pong amplifier nito, mga ka-sounds. Napakalakas po nito. Ito na po yung upgrade nila sa GX7 na amplifier. Ginawa na nila, mga ka-sounds, na GX8. Ito na, mga ka-sounds, nilabas ko na po para may review po natin itong mismong amplifier. Mga ka-sounds, unang-una po, makikita nyo po yung kanyang user manual guide po at yung kanyang warranty card, at may free na po siyang RCA jack. Dito na po tayo sa kanyang amplifier. So, mga ka-sounds, napakaganda po ng design niya. Nahin ko po sa inyo dito sa taas niya, mga ka-sounds. Ito rin po, nakalagay yung kanyang Kibler Professional GX8 High Power Video OK Amplifier. Ito po yung kanyang mic volume, mic echo, at yung sa speaker volume niya, mga sounds. Ito, napakaganda po ng design niya. Napakalaki po nitong button niya. Dito naman tayo sa kanyang baba. Ito rin po yung kanyang mic bass, mic midrange, at mic treble. At kagandahan rin sa kanya, mga sounds, may repeat po siya. Ito naman po yung kanyang delay. Ito na po tayo sa kanyang baba. Ito po yung sa kanyang speaker na, mga sounds. Ito po yung control niya sa bass, midrange, at treble. At ito naman yung kanyang balance. At ang kagandahan rin, mga sounds, may feedback reducer po siya sa microphone. At ito rin po yung kanyang mic priority. Pag mag-insert po kayo ng microphone, pindutin nyo lang po ito para mag-function po yung mic. At may loudness din siya, mga ka-sounds. Kung gusto nyo po dumoble yung lakas niya, pindutin nyo lang po ito. Dito naman po tayo sa kanyang mic insert, mga ka-sounds. Tatlo po yung insertan niya ng mic. Meron pong isa sa likod. At ito rin po yung button niya sa A and B. Parang selector niya, mga ka-sounds. At pwede rin po kayo mag-connect ng cellphone dito. Gagamit lang po kayo ng 2-in-1 jack, mga sounds. At ito rin po yung kanyang power on off. Dito po tayo sa kanyang likuran. Ito po yung kanyang DC 12 volts. Dito po kayo mag-connect ng mga 12 volts battery. Basta may 12 volts battery kayo, mga sounds, pwede po kayo mag-music niyan.
Kaya ito yung kagandahan dito sa GX8. Ito naman yung kanyang terminal A and B. May fuse din to mga sounds at yung signal ground niya din. Ito na rin po yung kanyang exhaust fan. Ito po tayo sa mga connection niya mga sounds. Ito po yung mic out, high and low niya. Ito naman yung output, sub at line. Mga sounds, ang silbi po nito, pag may mga active subwoofer po kayo, dito nyo lang po i-connect para gumana po yan. At ito naman yung A and B input niya sa mga DVD player din mga sounds. Kung mag-video okay po kayo, dito nyo po ilagay yung RCA jack nyo papuntang DVD player. At yung mixer, ito yan mga sounds. At ito naman yung pre-amplifier niya mga sounds. Ito yung out saka input niya din. Ito po tayo sa kanyang baba. Ito na mga sounds yung kanyang serial number. Basta original mga sounds na Kibler, dapat po tatandaan nyo to pag bibili kayo. May serial number yan dito sa kanyang mismong unit. Dapat tugma po yan dun sa kanyang box. At dito naman po tayo sa kanyang logo. Ito po natin makikita mga sounds yung kanyang watts. Kanyang watts mga sounds, itong power output max niya, 900 watts times 2. Yan. At ito na po yung pangatlong mic input niya. Ganyan lang mga sounds, itong likod nitong Kibler GX8. Napakaganda nito mga sounds, napakalakas nito. I-soundcheck po natin ito mamaya. Ito na mga sounds, ipakita ko naman po sa inyo kung paano ko i-connect itong speaker dito sa ating amplifier para may soundcheck po natin. Sounds, gagamit lang po ako ng speaker wire. So mga sounds, ang gagamitin kong speaker, ang brand nito, Kibler, ang model niya naman, KB450. 450 watts to mga sounds. Sounds, dito lang po natin i-connect yan. Kulay-kulay lang naman po yan mga sounds. At gamitin ko na rin po itong terminal A sa itong terminal B niya. Ng mga sounds. Gagamit din ako ng 2-in-1 jack mga sounds para pang-connect ko po sa cellphone. Yun po yung pang-testing natin. Lagay ko lang po siya dito sa input A. Yan mga sounds. Ito na mga sounds, na-set up ko na to. Ready to sound check na. Bagong lahat, gusto ko munang i-shoutout tong solid ko pong viewers. Shoutout po kay Sir Ruel Narciso from Concepcion, Tarlac, at shoutout din po kay Sir John Raben. Ito na mga sounds, mag-play na lang po ako ng music para ma-soundcheck po natin. Yeah.
na mga sounds na soundcheck na po natin. Maraming salamat din po sa panonood sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at i-click mo na rin ang bell icons para ma-update ka pa sa mga bago ko pang i-upload. Mga sounds, hanggang dito na lang po ang video ko. Kita muli tayo sa mga susunod ko pang video.